Sa atin naman pagbabalik sa kasaysayan, sumibol ang reliyosong politikal na samahan na Lapiang Malaya sa bansa noong dekada 50 hanggang 60. Naganap naman ang Lapiang Malaya Massacre taong 1967. Alamin natin ang mga pangyayari mula kay Xiao Chua sa Xiao Time. Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po! It's Xiao Time! 47 years ago, May 21, 1967, naganap ang isang madugong massacre sa mga kasapi ng Lapiang Malaya. Ang supremo nito ay tinuring na bala sa mental hospital. Ano ang kwento sa likod ng trahedyang ito? Noong mga huling bahagi ng dekada 1940, nagsimula ang kaugnayan sa sekta ng supremo nito na si Valentin de los Santos, kilala sa tawag na Tatang. Tubo siyang Bicol, dating pari, mekaniko, artista sa karnabal, boksingero. Napalaki niya ang samahan na lumakas noong dekada 1950 at umabot sa 40,000 na mga kasapi mula sa mga uring magsasaka ng Timog Katagalugan. Ang Lapiang Malaya ay kakikitaan ng karaniwang katangian ng sektang panrelihiyon na sumisibol sa Pilipinas na kilala natin bilang mga millenarian groups na umahasa sa 1,000 taong kapayapaan na nahayag sa Apokalipsis ni San Juan sa pagtatapos di umano ng daigdig. Layunin nito ay pagtatamo ng tunay na katarungan, pagkakapantay-pantay at kalayaan para sa bansang Pilipinas na tunay na nagsasarili mula sa mga dayuhan. Si Tatang din di umano ay nakikipag-usap sa bathala at sa espiritu ni God Dr. Jose Rizal. Naniniwala din siya sa bisa ng mga anting-anting. Kung tutusin, hindi siya ituturing na baliw ng kanyang mga tagasunod dahil ang mga ng samahan ay siyang katangian ng marami sa mga samahang panreligyon sa Pilipinas. Kumbaga, hindi ito bago at kakaiba sa bayan. Ngunit, dahil hindi sumusunod si Tatang sa pamantayan ng regular na politiko sa isang kanluraning demokrasya na gintila isang nuisance candidate na tampulan ng katatawanan ng tumakbo bilang Pangulo kasama ng kanyang pangalawang Pangulo na si Restituto Fresto nung halalan ng 1957, naghalal kay Carlos P. Garcia bilang Pangulo. Lumahok din sila, bagamat nabigo sa 1957 senatorial elections. Dalawang beses pa siyang tatakbo sa pagkapangulo. Noong 1966, nang magpulong ang Southeast Asia Treaty Organization sa Maynila ukol sa digmaan sa Vietnam, 1,000 kasapi ng Lapiang Malaya na may hawak na bolo ang nagrally, ngunit mapayapa namang na-disperse. Noong 1967, nanawagan si Tatang sa pagbibitiw ni Pangulong Ferdinand E. Marcos at hinimok ang sandatahang lakas ng Pilipinas na isuko sa kanya ang kanilang mga armas at sumama na sa kanya. 86 years old na si Tatang noon at nakikita niya ang pagyurak sa mahihirap at pagkiling ng pamahalaan ng mga dayuhang Amerikano. Noong madaling araw ng Mayo 20, 380 kasapi mula sa iba't ibang lalawigan ang nagtipon malapit sa Vito Cruz upang magmarcha patungong Malacanang at pababain si Pangulong Marcos. Nagsuot ng mga makukulay na damit na may orasyong Latin at mga anting-anting. At mayroon din silang mga bolo, katanghalian, kinabukasan. Pinaputukan sila ng Philippine Constabulary na hinarap naman nila sa paniniwalang hindi sila mamamatay dahil sa kanilang anting-anting. 32 ang patay, 4 na po ang sugatan. Isang sundalo lamang ang nasawi. Sumuko si Valentin de los Santos at dinala sa mental hospital. At habang natutulog, ay binugbog at nawalan ng malay. Matapos ang 1 linggo, patay na siya noong 1967. Pulmonya daw ang ikinamatay niya. Hindi naglaon, nalansag din ang Lapiang Malaya. Para sa iba, baliw si Valentin de los Santos. Ngunit hindi ba kagaya lang din siya ni Apolinario de la Cruz, a.k.a. Hermano Pule, na ngayon ay itinuturing natin na bayani? Nagtatanong lang po. Ako po si Xiao Chua para sa telebisyon ng Bayan. And that was Xiao Time.